Happy Sabbath po. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga. Kami po ay walang kakayahang makaintindi ng inyong salita kung hindi niyo po kami tutulungan. Ang aming mga salita po, ang aming katalinuhan ay hindi sapat upang magkasya lahat ng katotohanan na gusto ninyo ipaalam sa amin. Panginoon, kami ay maraming kasalanan at kami ay nahihiling sa kasalanan. Kaya po kailangan namin ng banal na Espiritu upang mapanagumpayan ang mga kasalanan namin, ang mga hiling namin sa kasalanan, ang tendency po namin. Kami po ay nagre-request na pakibuhos po ng banal na Espiritu ngayong panahon upang ang mga inyong anak ay mabago ng inyong salita. Salamat po ng marami sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pangalawa ko lang po dito sa inyo mga kapatid sa church ninyo. Nung naalala ko po nung una akong pumunta dito ay nagmamadali tayo. Kaya yung ating fundamental beliefs, usually po, unang message na binibigay ko sa isang church na mabisita ko po ay yung fundamental beliefs. Nagpapasalamat ako kay Pastor, ano mga pangalan nito? Melvin. Pastor Melvin, ina-advertise ko po yung mga video niya. Kung nag-YouTube kayo at nag-Facebook, marami po siyang, may mga konti na rin siyang, medyo marami-rami na rin i-record sa aking camera at sa aking bahay, sa studio. At mabuti po. At binibigyan ng banal na Espiritu ang mga anak ng Diyos ng pagpapala ng mga gifts ng iba ay marunong magsalita at ang salita ng Diyos ay gusto talaga nilang ipamahagi sa lahat. Parang nawala yung sound ng kabila. Pero Pastor Melvin, meron ka dyan? Okay, thank you. Marami pong ginagawa ang kaaway pag may sasabihin tayong katotohanan. Pero ang katotohanan po ay magwawagi. Ako po mga kapatid, I will be very honest. Kahapon po, ni-remind ako ni Pastor Melvin nung isang araw na ako daw magsasalita. Nagkapatong-patong yung aking yun. Lumiwanag ang mundo. Praise the Lord po. Thank you po, sir. Ang mga talento ng bayan ng Diyos talaga iba-iba. Ayan po, napakaganda na ng tunog. Ano na nga bang? Pinapanalangin ko po mga kapatid kung ano talaga ang mensaheng nakakailangan ng mga anak ng Diyos dito. Dahil po hindi naman ito tungkol sa akin, hindi naman ito tungkol sa inyo. Ang pinapanalangin ko kung ano po ang nais ng Diyos ipaabot. At siyempre po, hindi ako natapos last time dito sa fundamental beliefs, kaya papasadahan po natin ulit. Ang banal na kasulatan, Old and New Testaments are, alam po natin yan, the Holy Bible, ito ang pinaka makapangyarihang aklat. Amen? Kaya dito po nagdidepende ang lahat ng ating mga aral. Ayan. Ang God the Father, the Son, and the Holy Spirit, ang Diyos Ama, ang si Jesus Christ ng ating pag-asa, ang Holy Spirit na ang pinakakailangan ng Adventist Church ngayong mga panahon, siya po ang nagbabago sa atin, ang nag-uudyok sa atin na mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay naniniwala na hindi tayo galing sa unggoy. Galing po tayo sa ating Panginoon. Tayo ay nilalang. Tayo po ay kinilalang na perfecto. Ngunit dahil sa kasalanan, tayo ay may tendency na magkasala. At mas marami tayong kasalanan, mas nasasanay tayo sa kasalanan, mas lalo tayong mas madaling magkasala. Pero pag hindi tayo sanay magkasala, mahirap. Pero nung tayo pinanganak, tayo po ay meron ng tendency na magkasala. Ang sunod po dyan ay ang great controversy. Meron pong tunggalian, pero alam po natin kung sino ang mananalo.
Yan po ay si Jesus Christ kasi ang sabi niya, it is finished nung siya ay pinako sa krus. Si Satanas po ang kalaban ng Diyos. Si Satanas ay siyempre hindi po magwawagi dahil siya ay creature lamang. Kaya lang siya ay mayabang. Bakit po siya yumabang? Para hindi tayo maging katulad kay Satanas. Tingnan natin kung paano si Satanas naging Satanas. Siya po ay maganda at pogi. Kaya pag iniisip natin na tayo ay pogi at maganda, tayo ay mag-iingat. Baka tayo maging katulad kay Satanas. Alam niyo po ba nung si Ellen White ay ini-impress ng Holy Spirit na siya ay magdala ng maraming mensahe para sa ating Panginoon, para sa kanyang simbahan. Natatakot si Ellen White na baka siya yumabang katulad ng mga ibang nauna. So, ang panalangin ni Ellen White, yun ang pinapanalangin niya, baka ako maging mayabang. Kasi pag maraming katotohanan ang pinapadating sa atin ng Panginoon, yumayabang, meron tayong tendency na yumayabang, lalo pag nakatingin yung mga tao sa atin. Tapos, ang sabi po ng anghel sa kanan kay Ellen White, kung yan ang iyong iniisip, huwag kang mag-alala. Papadalhan ka ng Diyos para hindi ka yumabang ng, nahuhulaan niyo po ba kung anong papadala ng Diyos? Affliction. The Lord will send affliction para daw hindi yumabang si Ellen White. So kaya pala maraming mga problema si Ellen White ay dahil para hindi daw siya yumabang. The Lord will send affliction, sabi ng angel. Ganon din po ang nangyari kay Pablo, si Saul na naging Pablo sa 2 Corinthians 12. Nananalangin siyang matanggal ang kanyang tinik sa laman. Ngunit ang sabi ng Diyos, my grace is sufficient for thee. Ibig sabihin, huwag ka nang mareklamo. Sapat na ang maligtas. Matuwa na tayo. Because of the multitude of revelation, pinadala. Dahil sa dami ng pinapaalam ng Diyos kay Pablo, hindi ng Diyos tinanggal ang affliction sa kanyang laman upang hindi siya maging mayabang. Kahit na si Pablo ay napaka-faithful, hindi sinasagot ng Diyos ang kanyang panalangin, natanggalin ang problema niya sa kanyang katawan para daw hindi siya yumabang dahil napakaraming pinapaalam ng Diyos sa kanya. Kaya po, sa Great Controversy, yun ang naging problema ni Satanas, siya ang naging mayabang dahil siya ay matalino. Kung iniisip natin na tayo ay talented, iniisip natin na tayo ay matalino, marami tayong kakayahan, mag-iingat tayo na huwag tayong maging katulad kay Lucifer. At pag nagiging tayong mayabang, hindi na natin gustong sundin ang Panginoon. Merong sinasabi ang Panginoon, sasabihin natin, ay, may naiisip ako na iba, mas maganda. Kaya po, nang puro si Satanas, sabi na ni Satanas, yan ang sabi ng Diyos, pero merong kayang ibang mas magandang paraan. Kine-question ni Satanas, kunti-kunti ang mga batas ng Diyos. Kaya po, nagisang Satanas. So, pag tayo yumayabang, ayaw na natin sumunod. Kasi kung may sinusundan tayo, ibig sabihin, under tayo niya. Pero ang Diyos po ay Diyos, at tayo ay mga tao, huwag natin iisipin na tayo ang Diyos, na inuutusan natin ang Diyos, na tayo ang Diyos ang nakikiusap sa atin, kundi ang Diyos po ay Diyos. Tayo ay susunod. Yan po ang Great Controversy. Kahit gaano karaming ibigay sa atin ng Diyos, siya pa rin ang ating bossing. Kaya hindi tayo dapat magre-rebellion katulad ni Satanas. Si Satanas po ay napakagaling na politician na loko niya ang one-third ng angels dahil sa kanyang kagalingan. At siya ay na-send home, na-send away sa AUP. Na-kick out pala sa... Parang yung mga estudyante minsan sa AUP, pag masyadong maraming kalokohan, kinikick out. Na-kick out siya sa langit. At mabuti na lang, kahit nandito si Satanas sa ali-aligid natin, merong Holy Spirit na tumutulong sa atin. Naghihintay lang sila na magtawag tayo ng ating Panginoon at sila ay tutulong sa atin. Naniniwala tayo na si Jesus Christ ay nabuhay, namatay, at nabuhay muli, at kaya rin niya tayong buhayin. Naniniwala tayo na tayo ay nililigtas,
Niligtas, nililigtas, at ililigtas. Justification, sanctification, and glorification. Kahit na gaano po karami ang ating kasalanan, nung unang panahon, kaya tayong patawarin ng ating Panginoon. Amen? Hindi ko alam kung sino ang walang kasalanan dito, pero ako po ay natutuwa na merong kaligtasan. Kahit na gaano tayong karaming kasalanan, tayo man ay nakapatay, o kung ano pang napakasasamang kasalanan, pinapatawad po yan ng Diyos. At yun, lahat tayo dyan nakikinabang sa experience of salvation. Meron pa po tayo yung growing in Christ. Ang unang part nito, ibig sabihin hindi na tayo matatakot sa mga evil spirits. Nakita niyo po yung mission story dun sa Sabbath School. Binabato daw sila ng mga demons. Hindi ko na natiis na hindi basahin yung sa next week. Kasi nag-sermon yung pastor natin doon. Tumigil yung nanalangin siya in the name of Jesus Christ. Tumigil, umalis yung mga demonyo. Takot po sila sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nagdag ang pinakabagong fundamental belief. Ang unang part, hindi tayo matatakot sa mga multo, mga aswang, mga demonyo, dahil sabi ni Jesus Christ, I have overcome the world. And sabi sa Romans 8, I neither death nor life nor angels, kahit fallen angels, nor principalities, nor powers, nor height, nor depth shall be able to separate us from God. So kayang-kaya po ng Diyos lahat. Tayo lang ay hihingi ng tulong. Ang kalahati po dito ng fundamental belief number 11 ay tuloy-tuloy tayong magbabasa at matututo. Na-memorize na po ba natin ang Bible? Hindi pa. Malamang hindi pa po. Kaya ibig sabihin tayo ay tuloy-tuloy na nag-aaral dahil tayo ay hindi nakaka-memorize at yung na-memorize natin nakakalimutan natin. Kaya hindi tayo tayo ay sisimba sa church dahil ang church ay tinuturo dito ang kaligtasan. Tapos tayo po ay mga remnant. Ibig sabihin niyan, galit ang kaaway sa atin. Sabi sa Revelation, and the dragon was wrath with the remnant, with the woman, and make war with the remnant of her seed, who keep the commandments of God. Nangingilin ng Sabado ang mga remnant. Nagkikip ng Ten Commandments, kaya galit ang kaaway sa kanila. Sabi ng iba, bakit kayong mga Adventist ang gugulo nyo? Eh, galit yung kaaway sa amin. Kaya kami ginugulo. Kayo, hindi naman kayo sumusunod, kaya ba't sila magagalit? So, galit ang kaaway sa atin, pero okay lang, mas malaki naman ang Diyos kaysa sa kaaway. Amen? And hindi lang tayo remnant-remnant, yung Israel noon, remnant din sila. Pero hindi sila gumagawa ng mission. Nananalangin sila, nagfa-fasting, nag-aaral ng Bible, pero hindi sila nag-i-evangelism. Yumabang sila. Ngayon may dumating na nag-i-evangelism, nainggit sila, pinersecute nila si Jesus Christ. Kasi marami siyang nakukuhang convert. Sila, hindi naman sila nanggagawa. Nagba-Bible study lang sila, nag-aaral sila ng Bible, nag-fasting, nag-prayer, pero walang missionary work. Ang remnant po ay may missionary work. Laging may missionary work ang remnant. Pag hindi missionary work, pag walang ginagawang missionary work ang remnant, yan yung mga, Pharisee. Okay, so lahat po tayo tutulong. Naniniwala po ako sa aking observation at sa aking nababasa sa Bible and sa Spirit of Prophecy na lahat ng anak ng Diyos may mahalagang parte sa kaligtasan ng ibang mga tao. Amen? Yan, kaya po tayo lahat ay tutulong. Tayo po ay iba-iba ng mga talento. Ang iba magaling mag-piano, magaling mag-gitara, magaling mag-computer, magaling mag-Bible study. Kanina nakikinig po ako, kaya po pasensya na kayo at hindi ako nag-join ng marami mas sa Sabbath School. Kasi po ako ay nananalangin kung anong isesermon ko ngayong umaga. At pinakikiramdaman ko po kung anong pinag-uusapan ninyo. At mayroon akong narinig at lumakas ang aking loob na talagang ang Diyos ay ginagabayan kung anong sasabihin ngayong umaga. Naniniwala tayo sa baptism, kahit hindi po yan pinagbabawal ang pagbinyag ng sanggol, hindi natin ginagawa dahil hindi siya according, ayon, hindi siya ayon sa Biblia. Kung ano yung ayon sa Biblia, pinapractice sa Bible, yun ang gusto natin gawin. Dahil yun ang sigurado nating katotohanan. Yung mga iniimbento ng iba-ibang mga creative ng mga tao ay hindi natin sigurado. Kaya yung nasa Biblia na sigurado natin, yun ang gagawin natin.
Sa baptism, sa ordination, sa Sabbath, kung alin araw ang Sabbath, lahat sa marriage, lahat ng mga bagay na dinefine ng Diyos, sinusubukan ng kaaway na i-redefine. Sabi ng Diyos, ang sacrifice ay ilam. Sabi ng kaaway kay Cain, ay gulay na lang. Oh, hindi naman yun pinagbawal. Ang binyag ay tubog. Sabi naman ng kaaway, para matipid sa tubig, ano na lang? Isik na lang. Ay. So, lahat ang marriage ay between man and woman. Sabi na naman kaaway, ay, pwede na yan. Kasi pinagbutuhan na. Pinagbubutuhan po ba ang katotohanan? Hindi, binabasa lang yan dito. Huwag na nang pagbutuhan. Pinagbutuhan daw nila sa US na pwede na ang same-sex marriage. Hindi na pinagbubutuhan ang batas ng Diyos. Sinusunod lang po yan. Okay. Ano pa? Mabuti na lang hindi nagkatuloy yung women ordination. Hindi natin matagpuan dito eh. Tatlong beses na ni no. Hindi ko alam kung bakit napaka-creative ng ibang theologian. Yung iba politician, sabi nila, kung butuhan nyo, susunod kami. Politics yun, di ba? You jump, we jump. Mabuti may isang division. It's not in the Bible? No. Mabuti na lang. Minsan, ang sabi sa Spirit of Prophecy, the church will appear as it is like to fall, but it will never. So ang sabi sa last day events, God will set everything in order. Aayusin ng Diyos lahat ng mga bagay sa ating church. Kasi, sinong sasalubong kay Jesus Christ pagdating niya kung walang remnant church? Eh, sino pa ba ang sumusunod sa mga utos? Anong mangyayari dun sa mga nasa Adventist church na ayaw sumunod? Sabi ni Sister White, the sinners in Zion will be sifted out. Lalabas daw po yung mga ayaw sumunod. Kaya pag kayo lumabas, ibig sabihin, baka kayo yung ayaw sumunod. Dito lang tayo, magtiyaga lang tayo sa isa't isa. Kasi sabi, the patience of the saints. Okay, magtiyaga tayo sa isa't isa. Kahit na minsan nagkakainisan tayo, okay lang. Si Pablo at saka si Barnabas, nagkakainisan din minsan. Okay lang. Hanap lang tayo ng ibang evangelistic area para maraming magagawa. Kaya po tayo ay sumusunod sa Lord's Supper dahil sabi po ni Jesus Christ, do it often. Marami tayong spiritual gifts and ministries. Maraming may amazing facts, may 3ABN, etc., etc., etc. Pero ang may prophecy lang na it will never fall, yung ministry pwedeng malaglag yan eh. Merong gantong ministry, television ministry, pwedeng malaglag. Pero ang ministry na it shall never fall ay ang Seventh-day Adventist Church. Amen? Paano yung mga ayaw sumunod? Ayun nga, lalabas ang prophecy. Okay, and God will set everything in order. The gift of prophecy, naniniwala ta kay Sister White? Kasi meron po mga nagsasabi. Sabi ni Sister White, huwag mo daw gagamitin ang writings si Ellen White sa pulpit. Alam niyo kung sino nagsabi nun? Si Sister White. O bakit nila kinukot si Sister White para pulaan na wag gamitin si Sister White? Ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa mga spirit of prophecy, gift of prophecy? Believe ye his prophets. Walang sinasabi ang Bible na wag kayong gumamit ng Sister White sa pulpit, sa araw worship. Si Sister White nagsabi nun, kung maggagamit sila ng Sister White, kung ayaw nila kay Sister White, wag din sila gumamit ng writing si Sister White para pulaan si Sister White. Hanapin nila sa Bible kung anong sinasabi ng Bible tungkol sa spirit of prophecy. Sabi ng Bible, believe ye his prophets. Okay. So ang sabi ng Bible, paniwalaan natin ang mga propeta. Pero, subukan natin kung naaayon ang sinasabi nila sa salita ng Diyos. Ang law of God, yan, nasa Exodus 20, nandyan po ang napakagandang pinag-aaralan natin kanina, walang kakupas-kupas, though heaven and earth shall fall, anong ba tawag yan? Mawala, shall pass away, hindi mawawala ang law of God, especially yung Sabbath. Yan ang ating tututukan. Kaya po binasa natin kanina. Mabuti na lang narinig ko kanina. Ito po ang isa sa mga pinakamahirap isermon. Kaya hindi natin ito nilalagay sa number one na slide na presentation sa evangelistic. Siyempre. Pero tayo mga Adventist, assume na lahat tayo kumbinsido sa Sabbath. Di ba po? Kaya nga nandito tayo. Pero ang sabi po sa Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Ngayon po, ako ay magiging matapat sa inyo. May sasabihin akong napakahirap. Anong gusto niyong mauna? Yung nasa Bible? Yung nasa SOP? Yung nasa
official writings ng Adventist Church o yung mga testimony? Testimony? Okay. Ah, sige. Testimony. Oops, baka nakita nyo na. Ito. Huwag kayong masyado mabilis ang mata. Sabi po dito, bago lang po ito, ngayong linggo lang ito nandun sa, nakita ko sa Facebook. Tapos kinapi ko po dito. Ito po yung kwento niya. Sabi nung asawa niya, hindi po siya Adventist, hindi rin Adventist yung asawa niya. Sabi niya, magpapabinyag ako. Sabi nung asawa niya na lasinggero, ayokong kumain ng, anong bang Tagalog sa stale? Yung pagkain na matagal na, yung hindi bagong luto. Bahaw. Ayaw kong kumain ng bahaw pag Sabado. Napapaisip ako, bakit kung magpapabinyag, saan ito? Mukhang African siya, di ba? Ah, hindi niya nakikita. African. Sabi nung babae, sabi po nung Sadi, magpapabinyag ako, sabi nung asawa niya, ayaw kong kumain ng bahaw pag Sabado. Bakit alam nung hindi Adventist na bahaw kakainin niya pag Sabado? So, sabi nung asawa niya, isa-summarize ko na po kasi mahaba itong English na to. Sabi niya, magluluto ako ng yung hindi napapanis agad. Para kinabukasan, hindi papanis. Adi yun, nagkaayos sila at nanghanga yung kanyang asawa. Bah, matindi itong aking asawa. Nagpabinyag din yung asawa niya pagkada ng panahon. Napakahirap po, yung Sabbath talaga yung napakalaking pagsubok. Testing truth. Kaya hindi natin binibinyagan kung hindi pa sila kumbinsido sa Sabbath. Yung vegetarianism, hindi yan testing truth. Pero yung Sabbath, testing truth yan. Pag pinanintigan natin, katulad nitong babaeng to, mahirap sabihin na nanalangin tayo, nabigyan tayo ng, alam natin ang katotohanan, nabigyan tayo ng tactfulness kung paano sasabihin na hindi masasaktan ng marami yung mga tao. Kaya lang sa kanyang panindigan sa katotohanan, pati po yung asawa niya na iniisip niya siguro magpe-persecute sa kanya, ay nagpabinyag. Amen? Napakakapangyarihan po ng salita ng Diyos. Dun sa aking mga ministry na tinutulungan, na-observe ko po sa mga, nasabi ko na yata dito, na-observe ko po na sa mga testimony, ang 80% or 70% ng testimony na sinasabi nila, ako ay naglipat sa Adventist Church dahil sa Sabbath. Sabi ko, yun yung pinakamahirap. Bakit yun yung pinakamarami rin ang nahahakot na katotohanan? Ang pangalawa po na katotohanan na nakakahakot sa aking observation ay yung katotohanan sa pagkain. Dahil sa Leviticus 11, bawal kumain ng baboy, bawal ganto-ganto, ako ay lumipat. Dahil nakita ko sa Bible, humahanap ako ng sumusunod. So yun po, ang last po, ang yung natitirang percent, dun sila nakumbinsi sa church theology. Revelation 12, yung sumusunod sa mga utos. Ayun po. So, meron hint dito sa kwento na ito na bawal na ang pagkain ay dapat Friday pa lang niluluto. Naku, narinig ko kanina sa Sabbath School, yung refrigerator ni Elder. Lumakas ang aking loob na hindi matakot i-discuss itong napakahirap na katotohanan. Alam niyo po kung bakit napakahirap? Unang-una, ang Sabbath ay pinakamalaking pagsubok ngayong mga huling panahon o sa susunod pang mga huling panahon. Number two, ang pagkain ay isa sa mga pinakamahirap ma-overcome. Di po ba? Ang hirap iwanan yung masasarap na pagkain. Kahit magkasakit tayo, basta masarap yung pagkain. So, Sabbath plus pagkain. Pag nagkasama pa yung dalawang topic na yan, naku, natatakot ako, baka batuhin nyo na ako. Pero kahit batuhin nyo ako mga kaibigan, basta ang sasabihin ko sa inyo, yung nasa Bible, nasa Spirit of Prophecy, at nasa Adventist.org, nasa BRI, etc. At saka mga testimony para hindi kayo mahirapan. So, ano pong gusto nyo isunod? Yung testimony pa, o examples, o yung nasa Bible, SOP, or Adventist.org? Example, okay, narinig ko po examples. Kasi pag sinabi ko yung katotohanan, napakabigat! Nakikita ko ang mga bayan ng Diyos, gustong sumunod, pero hindi alam kung paano. Kaya nai-stress ang kanilang mga mukha. Kaya sa tulong po ng Panginoon,
sa leading ng Panginoon, nakakulekta tayo ng maraming example kung papaano umiiwas sa pagluluto ang mga gustong sumunod. Uunti-untiin ko lang ang gustong sumunod. Ayan po. Ako po, narinig ko po itong katotohanan na ito sa aking kaibigan. Sabi ko, siyempre, ako po ay lumaki sa Adventist School. Ako ay anak ng Adventist worker, denominational worker. Sa Nagaview, simula nung ako'y pinanganak sa PUC Baeza, ako'y lumaki sa Nagaview. Ako'y nag-college sa PUC, AUP, ako'y graduate doon, ako'y nagtrabaho na ron. Buong buhay ko nasa Adventist School ako. Ang alam ko, pwede. So, dinidepensahan ko ang ating simbahan. Sabi ko, hahanap ako ng official documents na nagsasabing pwede magluto pag Sabado. Ay, mga kaibigan, wala akong mahanap. Ang mahanap ko, bawal talaga. Sabi ko, bakit ganun? Nakalimutan ba ng ating mga missionary ng mga foreigner na sinabihan tayo noong unang panahon? Yun ang tanong ko sa aking isip. Pinapanalangin ko sa Diyos. Nakalimutan po ba Diyos, Lord, ng mga missionary na pumunta sa Pilipinas na ituro na bawal talaga? Kasi nakasulat naman, bawal talaga. Wala akong makitang pwede na official na writing. May nagsasabi pwede. Mga isa-isang tao, mga PhD, mga layman, mga ganyan. Pero hindi sila official voted. Ano? So, dito po tayo sa official. Sabi dito sa, at isang beses po, napasama ako sa IAS, sabi nung isang speaker, in our cafeteria, we cook our viand on Friday. Ang lakas ng, may PhD siya sa theology, graduate siya ng IAS, president siya ng UNCLUB. Yung viand namin sa UNCLUB, Friday pa lang, luto na. Tapos may nag-question doon na isang African. Sa, anong problema ng kanin nyo? Ba't hindi nyo maluto? Sabi niya, ano kasi hindi maganda yung kanin. At least, positive naman ang gusto kong makita, no? At least yung ulam nila, naluluto nila before. Yung kanin nila, sa kanila yun. At least yung step by step ba tayo? Hindi naman biglaan. Pero nagtataka po ako. Yung nag-question dun sa likod na babae, African. Sabi ko, alam din nila siguro sa Africa. Yung nabasa ko. At yung missionary na yun, missionary sa Thailand. Ibig sabihin, sabi niya, anong problema niyo yung mga Asian? Bakit yung kanin niyo hindi niyo maluto ng Friday pa lang? Ibig sabihin, yung mga Adventist sa Thailand, nagsasain din pag Sabado. At problema rin yun sa kanila. Baka yung lahat ng missionary na pumunta sa buong Asia, hindi nila nasabi yung lahat ng katotohanan. So yun po nasa isip ko. Pagka ilang buwan po, nag-attend ulit ako ng IAS Theological Asian Forum sa IAS. Sabi po ng Pastor Hutman Sinaga na Associate Ministerial Secretary, sabi niya, anong mga pwedeng gawin at pwedeng hindi gawin sa IAS? Pros and cons. Nag-agree lang siya na hindi magandang mag-prepare ng food. Actually, he was just citing the official writings of Adventist.org, which says that the buying and preparation of food should be done before sunset. Nandiyan pa yun sa Adventist.org. Mamaya, natin titingnan. So, hindi lang ito kung sino-sinong mga maliliit na mga tao na mga tulad ko, na mga wala namang authority na ganyan-ganyan. Mga malalaking tao ito. Sa SSD, president ng ano, tsaka sa IAS ko pa narinig. So, malamang, hindi lang yan mga offshoot ang nakagawa nito. Ito ay actually official writing. Si Ma'am Habla naman, na teacher ko po sa Nagaview, nung ako'y estudyante high school doon, sabi nung vice president ng AUP, yung asawa ng vice president ng AUP, si Ma'am Paes, sabi niya, alam mo ba, Win, yung teacher mo si Ma'am Abla, pagkatapos niyang mag-retire sa Nagaview, nag-missionary siya sa ibang isla, dun sa isang isla, siya ang manager ng cafeteria. At nilalagay nila pag Friday yung pagkain sa ilalim ng lupa. At pagkasabado, mainit pa rin. Sabi ko, hindi ko alam kung paano yun, pero that's a good testimony. So nilagay ko po dyan, kahit hindi ko maintindihan kung paano. Tapos sabi naman po ni Vender Sadul, yung lolo ko, sabi niya, kayang gawin niya nila sa Friday pa lang, luto na lahat. So, pati yung nanay ko, pananunood ng video, Friday na rin po na nagluluto yung nanay ko. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa. Nilalagay lang niya sa ref. Kaya pala yung Adventist school at saka mga Adventist na mga institution, pag Friday ng hapon, walang klase, walang office. Kasi preparation day yun, hindi para pumunta sa SM at lumabas dun ng gabi na. Kasi hindi nakikitang lumulubog yung araw sa mall. Ayan, nandyan na yung
parang mall yata itong nandito sa tabi ninyo. Kaya po, bawal daw bumili pag Sabado bago pa tumayo yung tindahan na yan. Malaman na natin. Sabi naman nung ibang tao sa cafeteria, kaya namin gawin yan kung meron kaming ref. Ah, malapit na sana ako mag-donate ng ref. Kaya lang tinanong ko yung taga-ung club, gumagamit po ba kayo ng ref? No, no, we don't use ref. Sabi ko, how do you make your viand last until tomorrow? We just choose, we have a Sabbath menu. May mga pagkain daw po pala na hindi madaling mapanis. Ah, palagay ko yung mga walang kamatis. Yung maraming asin. Ay, ano po ba? Yung maalat. Huwag naman masyadong maalat. Yung mga... ano tawag doon? Fried. Yung mga fried. Adobo. Ano ba yung adobo? So, marami pong example. Ang daming recommendation. Napakagaling talaga ng Diyos. Binigyan ng maraming gift ang church. May kasabihan, kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Sabi naman po ni Jacob Bayona sa Light. Sa Light, nag-ano lang kami, kumakain lang kami ng bread, fruits at granolas. Sabi naman ni Kuya Jun, yung isang nire-record ko rin, nagagawa yan namin sa ano sa probinsya. Nilalagay lang namin yung kaldero sa dayami at saka mainit pa siya hanggang kinabukasan. At nilalagyan din namin ng asin yung dayami. Oh. Tapos sabi naman ng mga Hudyo, ito mga Hudyo kasi ito talagang may alam nila. Sabi nila, it's just a matter of cooking ahead and keeping things warm and using a blech or slow cooker. Okay. Sabi naman ni Dandison, nakikita niyo po ba? Sorry, maliit pala. Sabi naman ni Dandison, we just prepare all food and it's a blessing. Nung sinubukan ko po ito, mas maganda pala pag Friday luto na lahat yung pagkain. Kasi hindi kayo malilate pag umaga ng Sabado. Di ba po? Subukan nyo. Subukan nyo po mga kapatid. Mababawasan yung oras na late. Sabi naman ni Jerry Gonzalez Tulod, mag-fasting na lang daw. Sinubukan ko po ito mga kapatid. Ang maganda nito, pag nag-fasting kayo pag Sabado, hindi na kayo magluluto, hindi pa kayo maghugas ng pinggan, hindi pa kayo maghugas ng kaldero, aga pa kayong makakarating, malinaw pa isip nyo, nakatipid pa kayo, at pag sumakit ulo nyo, matulog muna kayo, at gumising ulit kayo, at mag-missionary work kayo. Huwag kayo mag-fasting na wala naman kayong ginagawa, naghihintay lang kayo ng, alas 6 na, pwede na akong kumain. Hindi po yan Sabbath keeper. Time keeper yun. Hindi Sabbath keeper. Sabi ni Pastor Paul, you should be Sabbath keepers, not time keeper. Hinihintay lang kasing lumubog yung araw. Actually, sinubukan ko yan mga kapatid. Nakita ko kasi yung iba kong mga pinagdadrive na mga theologian. Sabi ko, ba't hindi kayo kumakain pagpatlak? Sir, nag-fasting po kami. Uy, sabi ko, subukan ko rin yun. So isang taon, sinubukan ko mga kapatid na hindi kumain pag Sabado. Alam niyo po kung anong nangyari? Hindi po ako theologian, na tumutulong lang po ako sa mga katulad ni Pastor Melvin, pero naging speaker ako sa dalawang evangelism. Oh, hindi yun basta-basta. Hindi, wala naman nagbago sa akin. Pero na-observe ko, nakatulong ako sa mga matitinding ministry. Na-observe ko mga kapatid, nung nag-fasting ako, nilagay ako ng Diyos sa napakagandang mga, binigyan ako ng opportunity na maraming ministry. In fact, sa sobrang daming ng opportunity, napagod na ako kapipreach. Kasi halos every Sabbath, every other Sabbath, kahit magtago ako kung saan-saan na church na sumimba, na hindi ako kilala, pag nakikita ako ng mga tao, ikaw ang speaker. So, hindi ako makatakas, eh, hindi naman ako maghihindi. Kasi, ano yan? Parang utos ng Diyos yan. At saka malaking karangalan ang ipangaral ang kabanalan, ang righteousness. So, dumami yung ministry. Ang dami-daming ministry. Nagtambak-tambak na. Pagod na ako. Ganun pala nangyayari. Hindi ko po sinasabi na ganyan mangyayari sa inyo. Subukan nyo lang. Hindi ko rin ma-explain kung bakit. Subukan nyo lang po. Pag na sumakit ang ulo nyo kapapasting, matulog lang kayo tapos gumising kayo pagka isang oras. So,
Ang ginawa ko po, sabi ko, tumigil nga ako pag fasting. So tumigil ako, kumakain na ako pag Sabado. Alam niyo po kung ano nangyari? Tumigil ang evangelism, tumigil din ang mga pag-i-speaker, yung mga ministry na lang na pagdadrive. Ibig sabihin, totoo, na pag nag-fasting tayo, nilalagay tayo ng Diyos, sa aking experience, sa maraming-maraming opportunity na gumawa para sa gawain. So, yun po ang aking experience. Sabi naman po ni Ryan James Jimenez, let's eat fruits and veggies on Sabbath. Sabi naman ni Mike Jeven Rivera, they also use dayami or palay leaves around caldero and rat, and they also cook viand without sabaw. Ah, yung may sabaw pala, mas madali palang masira. And they also use special caldero. May special caldero sila, Sabbath caldero. Sabi ko, bakit may special caldero kayo? Kasi yung caldero na normal, napanisan na yun. Madaling mapanis ang mga nilalagay doon. Pero yung special caldero, hindi pa napanisan yun. Wala pang germs. Matagal pa siya, ilang araw pa siya. Magkano ba yung caldero? Mura lang naman yata yung caldero dyan sa ano. Sabi naman ni Joy, kung marami daw, kailangan ng ref. Okay. Sa ibang church naman po, hindi sila naghuhugas ng pinggan. Gumagamit sila ng, anong tawag dun? Yung plastic o styrofoam o yung papel o foil. Bawal ba maghugas ng pinggan pag Sabado? Hindi naman yun nakasulat sa Bible. Hindi ko po nakita sa Bible. Hindi ko rin po ata nakita sa Spirit of Prophecy. Pero nakita ko sa Adventist.org. Avoid washing of dishes. So, meron akong kailalang ministry na napakaganda. Pinuntahan ko sila dun sa church. Sabi ko, tingnan ko nga kung gano'n sila, paano sila naghahanap, nagkikip ng Sabbath. Baka may makita ako yung sample. May nakita ako dun sa lababo. Wash your own dish. Kanya-kanyang hugas. Sabi ko sa isip ko, at least hindi siya washing of dishes. Dish lang. Hindi ko alam kung valid yung reasoning ko, pero may matututunan tayo dun sa mga church na gumagamit sila ng yung nakakaiwas. So, hindi tayo mag-criticize. Pag may nakita tayong maganda, gupyahin natin. Sabi naman po ni Charlie Aros, my father did not cook food on Sabbath almost 28 years, father-in-law pala. And many of our church members practice that. They have no cook rice cooker, but the food still warm during Sabbath. They put caldero inside the box with rice hole or labhang, yung lumalabas sa rice meal na balat ng rice. And brother ko cook rice like ibus. We call that in our dialect. Yun ang ginagawa, how to preserve. Okay, sabi naman ng isang coworker ko sa AUP, alam ko na gagawin ko, sir. Ano pong gagawin daw? Kamutin na lang kakain namin pag Sabado. Ilalagay ko sa ref. Sabi ko, ma'am, paano yan? Malamig yan. Sabi sa SOP, it is not God's will that His children eat cold food on the Sabbath. Therefore, you should warm the food, hindi yun period, previously cook on the previous day. Minsan, hanggang doon lang tayo sa warm the food para lang makapalusot tayo din sa cooking. Kasi pareho naman may apoy yun. Pero pag binasa nyo yung sentence, the food should be warm, which was previously cooked the previous day. Ibig sabihin, bakit mo iinit yun? Kasi kahapon pa yun naluto. Kung pwede ka naman magluto ngayon, ba't mo pa iinit? Diba? So wag nyo gagamitin yung logic na pwede magpainit, therefore pwede rin magluto. Kasi ba't ko magpapainit kung pwede naman magluto? Ibig sabihin, ipapainit mo yun dahil malamig yun, dahil kahapon pa yun niluto. O, diba? Di po ba? So, bakit sinasabi ni Ellen White dapat initin yung niluto kahapon? Sabi kasi doon, in cold climate. Pag binasa actually natin yung buong paragraph, in cold climate. So, tiningnan ko yung climate sa sa US. Siyempre, malamig po doon. Tingnan ko yung climate sa Sinai. Parang Pilipinas. Tiningnan ko yung climate. So, pag malamig yung climate, kaya lang yung refrigerator natin, malamig yung climate doon. Kaya ipapainit natin yung ating pagkain. Pero hindi pwede lutuin. Anong difference ng cooking at saka warming? Alam niyo po kung anong difference? Yung isa pwede, yung isa bawal. Kaya yung rice cooker namin,
pag Sabado, keep warm lang. Ayaw ko pindutin yung cook. Kasi cook talaga yung pinagbabawal ng Diyos. Yun naman po sa CVCYC. Ayaw nila magluto. Yung caterer, ayaw magluto ng Sabado. So kunti lang yung naluan prepare, ay ang dami-daming dumarating. Pero dumami daw po yung pagkain. Yun ang sabi nila. Sabi rin ng mga speaker na hinatid ko sa airport na galing din sa kanila. Sabi naman ni Michael Caroro, yung businessman na mayaman, hindi yun nagkukuk. At hindi rin yun naliligo pag Sabado. Uy, sabi ko, yung pagliligo po ba ay bawal pag Sabado? Sabi ni Ellen White, maligo daw bago mag-Sabado. Magluto bago mag-Sabado. Pero si Ellen White, binasa namin ni Pastor Brian, maraming beses naligo ng Sabado. Pagkatapos niya mag-speaker, naligo siya. Tapos nagsulat siya. So, kailangan natin malaman ang buong kwento bago tayo mag-conclude. Sabi nung nakausap ko na taga BRI, you have to read the whole Bible to know the truth. Hindi lang isang verse o dalawang verse o limang verse. Kailangan mo mabasa buong Biblia. So kung SOP, kailangan mo rin basahin lahat ng instances para makita mo yung totoong picture. So kahit na sabi ni Ellen White, maligo kayo bago lumubog yung araw, si siya naman naligo din kahit nung Sabado. So hindi tayo masyadong mamamatay doon. Kasi baka iba ang ibig. Baka ibig niya sabihin, maligo kayo bago para hindi kayo malate sa vesper. Baka ganun. Kasi naliligo siya pag Sabado eh. Pag tanghali. Pag umaga ng Sabado. So, hindi rin yun binanggit sa Bible na bawal maligo pag Sabado. Pero yung pagluluto, mga kapatid, nandun talaga yun sa Bible. Nandun din yun sa SOP. At nandun din yun sa Adventist.org. So, yun ang difference ng pagligo at pagpainit at saka pagluto. Depende kung saan natin mababasa. Mga kapatid, baka sasabihin ng iba sa inyo, mga Pariseo lang sumusunod dyan. Alam niyo, sabi ni Jesus Christ, you Pharisees, you are teaching for doctrines the commandments of men. Alam niyo yung commandments ng Pharisees, huwag kayong lalakad ng napakalayo. Wala yan sa Bible. Kaya commandments yan ng Pharisees. They are teaching for doctrines the commandments of themselves. Wala yun na sinabi ng Diyos. Pero yung pagluluto, it says a clear, thus saith the Lord. At yung mga sinasabing, thus saith the Lord, hindi yun po yan nagbabago. Seryoso po itong pagluluto na to. Sa sobrang seryoso, ang punishment noong unang panahon ay kamatayan. Sasabihin naman ng iba, ibig sabihin yung nagluluto, papatayin din natin. Wag! Pero hindi ibig sabihin na hindi natin pinapatay, na hindi na yan kasalanan. Kasi po, yung pangangalo niya, noong panahon ni Moses, pinapatay din yun. Ibig bang sabihin ngayon na hindi na natin pinapatay yung mga nangangulo niya, eh hindi na kasalanan ang pangangulo niya? Hindi naman. So hindi nag-ibig sabihin na nagbago yung punishment, eh hindi na batas yun ng Diyos. Hindi lang yan pakiusap, batas din yan. Sabi naman ni, ito po yung president ng UNCLUB, si Pastor and Mrs. Mambu. Alam niyo mga kapatid, hindi ako katulad ng matataas ng mga tao. Pero nagkataon lang nakita ko sila sa table at tinanong ko sila. Binibigyan po ako ng Diyos ng opportunity na makausap to mga to. Sabi ko, sir, how do you do it? Sabi niya, we don't use cold storage. We have Sabbath menu. Yung tinatawag nila, yan, sa Indonesia. We wrap it with thin cloth sack and keep it warm until the Sabbath. Sabi naman ni Gandhi sa Sri Lanka, sabi sa, I will teach you how to do it. So alam nung mga ibang taga Sri Lanka. Ito naman sa Angola, sabi niya, sa amin sa Angola, kung gusto niyo magluto ng Sabado, magtago ka. Kasi alam ng lahat ng Adventist na bawal magluto. Oh, sabi ko mabuti pa sa Angola. Hindi nila nakalimutan na bawal pala magluto pag Sabado. Kaya pala po ang number one word ng fourth commandment, remember. Kasi nakakalimutan ng napakaraming Pilipino. Alam niyo po ba sa Angola, may mana? Halagay ko, nasabi ko na sa inyo. Pero pag pumunta po kayo sa YouTube, i-type niyo, mana, Angola, SID. Yung SID, tayo SSD, sila SID. Makita po niyo yung report ng kanilang division, tinitikman nila yung mana sa Angola. Wala tayong time para ikwento yun, i-YouTube niyo na lang po. Mababasa niyo rin sa Signs of the Times. Ang Diyos natin ay Diyos ni Moses. Yung mana, pareho nung panahon ng Israelites, sa Sinai,
meron pa sa isang Adventist mission station sa isang area sa Angola. Ngayong mga panahon, nung Friday at saka Wednesday, lumalagpak kahit ngayong mga panahon. Pero pag may kasalanan silang malala, yung mana, pumapait. Pero pag umalis na yung may kasalanan o kaya nagsisi na, matamis na ulit. Ang sabi ng mga pastor na nagre-report dun sa video, parang lahat ng napakasarap na pagkain na natikman ko nandun sa mana. Tinitikman niya, maliliit na ganun, kinakain niya. Napakaganda mga kapatid. Hindi tayo nakukumbinsi ng miracles ngayong mga panahon dahil kailangan gumagawa rin ang kaaway ng miracles. Pero gumagawa rin ang Diyos ng miracles. Ang basihan natin ang Word of God. Pero pag may miracles, okay yan. Basta according to God's Word, ang miracles. Amen? Sabi naman ng aking auntie, yung lolo ni natin, talagang bawal sa amin noon. Sabi ng aking auntie, hindi naman pala nakalimutan ng mga missionary na nagturo dito sa Pilipinas. Nakalimutan lang nating mga Pilipino. Okay. Ibig sabihin, alam ni ma'am. Alam rin ni ma'am doon. Sabi naman ng taga-HCBN, we just cook beans on Friday for breakfast and rice and that will not, napakarami po, hanggang 40 ito. Gusto niyo po bang example pa o doon na tayo sa matigas na katotohanan? Alam ko marami pa kayong example, marami pa yan, hanggang dyan. Napakahirap nito mga kapatid. Kaya nung ginabayan tayo ng Diyos, makakita ng napakarami example. Nilagay ko po lahat. Kasi ang dali lang mangupya. Tibo ba? Copy and paste. Ginagawa nila. Gawin din natin. Wala nang debate. Kung kaya ng iba, kaya rin natin. So ano po ang nakasulat sa ating mga official na writings? Sabi po sa Bible, sa Exodus 16:27, tomorrow is the rest of the Holy Sabbath unto the Lord. Bake that which ye will bake today and sieve that which ye will sieve. And that which remaineth up over lay up for you to be kept until the morning. So, yung papakuluan, pakuluan na. Yung ilalagay sa oven, ilagay na sa oven. Yung matira, kakainin kinabukasan. Kaya lang yung iba, matigas ang ulo, or hindi nila na-gets. Nevertheless, some people went out the seventh day to gather the manna, but they found none. And the Lord said to Moses, how long will you refuse to keep my commandments and instruction? Sinong pinagalitan? Si Moses. Sinong nagalit kay Moses? Ang Diyos. Paano niya pinagalitan? Kaninong utos daw ang sinuway? Kay Moses o kay sa Diyos? Sa Diyos. Hindi po ito utos ni Moses. Hindi rin ito utos ng Pharisees. Utos ito ng Diyos. At ang pinapagalitan si Moses. Hindi si Moses ang nagagalit sa mga tao. Ang Diyos ang nagagalit kay Moses. At sabi ng Diyos, kailan kayo susunod sa aking mga utos? My commandments and instruction. Okay. May mababasa po kayo sa Bible, sa Exodus 12:16 yata. Sabi doon, baka kasi maguluhan po kayo. On the seventh day, no man can do any work except that is for food. Wala po dyan. Sinabi ko lang. So, ibig sabihin nun, sa seventh day, pwede kang, hindi pwedeng gawa maliban sa pagkain. Sasabihin nila, hindi pwede magluto. Pero pag binasa nyo yung buong Exodus 12, hindi yun seventh day of the week. Seventh day yun ng Feast of Unleavened Bread. Yung Feast of Unleavened Bread, nagsisimula yan sa 14th day ng first month. At yung first month, siyempre first month ng year ng Jewish calendar, sabi sa encyclopedia, merong apat na araw na pwedeng pagsimulan. Apat na araw ng linggo, hindi yan laging linggo, hindi yan laging Sunday. May apat na possible days yan na pwedeng pagsimulan ng Jewish calendar. Therefore, hindi yan yung seventh day ng Feast of Unleavened Bread ay hindi yan yung seventh day ng Sabbath lagi. Pag tinignan niyo pa yung ibang documents ng Jewish, 13% lang ng Feast of Unleavened Bread na nagsasakto ng Sabado. Kasi iniiba-iba nila yan. At dun sa Bible, iba-iba rin. So, yun pong medyo nakakalito kasi kung sabi doon na pwede, bakit sabi dito hindi pwede? Sabi sa SOP, hindi pwede. Sabi na Adventist.org, hindi pwede. Di pinalabas natin ng kakontra yung mga SOP at saka Bible at saka... So, kailangan lang natin maintindihan ng ayos. So, pag binasa niyo po yung Exodus 12, it is actually a Feast of Unleavened Bread. Ano man po sabi ni Sister White? Those who neglect to prepare... the secret to observance is preparation.
Pag hindi tayo nakaprepare, hindi tayo makapangilin. So, preparation. Pag hindi tayo nakaprepare, magkamali tayo. Those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Nako, sabi ni Pastor Brian, wala tayong magawa dyan. Nakalagay talaga doon na yung nagluluto ay Sabbath breakers. Pero huwag kayong ma-stress. Merong kapatawaran. Hindi naman natin alam dati. Tibo ba? Hindi naman natin alam. Huwag kayong ma-problema dun sa mga ang laki-laki ng Diyos para magpatawad sa atin. Napakaliit lang niyang mga bagay niya. Pero pag nalalaman na natin at tayo'y matigas pa rin ang ulo, mapasensya pa rin ang Diyos. Hanggang matutunan natin. Pero huwag na natin ipagpabukas. Okay. Yun po ang nakasulat sa Spirit of Prophecy. Oh, yan. Pwede daw initin in cold weather. Ano naman po ang nasa official statements ng Advent? Pwede nyo pong picturean. Oh, i-taas natin dito yung sa Bible. Kung abot ng inyong camera. Wala. Okay. Alam ko po mahilig kayo mag-take note. Kasi yung mga tao sa Bible, sa Berea, hindi sila naniniwala agad sa mga sinesermon. Sinasaliksik muna nila sa Biblia kung talagang totoo ang mga ito. So ang source po natin ng quality-ing katotohanan, yung Bible, SOP, at saka yung official writings. Unahin natin yung official. Alam ko maraming magagaling na pastor, maraming magagaling na scholar, maraming magagaling na layman, pero hindi sila kasing galing ng official na voted writings statements ng Adventist.org. Kung kumontra sila, siguro hindi pa nila alam. So, pagpasensyahan natin yung ibang mga kumukontra sa official writings. Ito po yung SOP, kung gusto nyo yung picturean, those who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Ito po yung official statements natin. Sa Adventist.org, information, official statements, documents, Sabbath observance. Ang sabi po dito, the buying and the preparation of food, the readying of clothes, and all the other necessities of everyday life will be completed before sundown Friday. Kaya pala yung aming presidente sa AUP, lumabas ng gate, pumunta sa gasolinahan, eh nasunod ako sa gasolinahan. Tapos niya magkrudo, bumalik ulit sa AUP. Sabi ko, ano yun? Lumabas ng magkrudo? Naalala ko, Friday pala. Ang sabi sa dito sa official statements, magkrudo na kayo bago lumubog yung araw. Ah, kaya kumuha na rin ako ng RFID para hindi na ako magbayad sa toll. At saka dun sa NLEX, pero dito sa Cavitex, hindi pa ako nakakuha. Ano pong sabi sa Adventist Biblical Research? Same document. Pag ang same na document, pinablish sa iba-ibang institution ng church, seryoso talaga ang church dyan. So nasa Adventist.org, official website, nasa Adventist Biblical Research din yung document na yun. Same, the buying and preparation of food, ready and clothes, and all other necessities will be completed before the sundown. Ano naman sabi sa archives ng Advent ng GC? Same, parehong document. Ano naman po sabi dito sa Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines, copyright 1988 by the Ministerial Association General Conference of SDA? Sabi dito po, on this day, those who make the family's meals should prepare food for the Sabbath so that during its sacred hours, they may also rest. Okay. Ayan po. So, Bible, Spirit of Prophecy, Adventist.org, Biblical Research. Actually, yung Bible at SOP, tama na yun eh. Bayaan nyo na yung iba. Pero kung gusto pa rin yung Adventist.org, BRI, mga testimonies, ito pa yung pinakabago, yung pinakita ko po sa inyo, galing sa Adventist Mission website nung isa-isang araw lang. Ang observation ko mga kapatid, nakalimutan natin ang tamang pangilin ng Sabbath. Pero ang sabi sa fourth commandment, remember, kung may daratnan ang Diyos na pure na church, kailangan ng Diyos ipaalala sa atin ang mga commandments ng Diyos. Yun po ang aking observation sa ating church. Noon, tinatawanan ko yung nagpipreach nito. Pero nung hinanap ko talaga yung official documents, wala akong magawa kundi kumampi sa kanila. Maliban lang dun sa iba nilang sinasabi.
may sinasabi silang hindi ko makampihan. Alam niyo po ano yun? Nabawal daw yung gwardiya pag Sabado. Sabi nila, bakit yung IAS may gwardiya? Bakit yung AUP may gwardiya? Sabi ko, tingnan niyo sa Nehemiah. Si Nehemiah, gwardiya nung Sabado. Sabi, Adventist naman si Nehemiah. Bakit nag-i-employ tayo ng gwardiya? Bakit yung alalay ni Nehemiah na alalay ng hari? Hindi naman yun Adventist. Oo. Sabi ni Nehemiah, huwag kayong magkakamping sa labas ng Jerusalem. I will lay my hands on you. So yun po, mga kaibigan, mga kapatid, napakahirap i-preach. Pero wala sigurong ibang maglakas ng loob mag-preach sa inyo dapat dahil malilabel sila, bubulihin sila ng mga... Pero I want to be faithful on what is written in the Bible, in the spirit of prophecy, and our official statements. Mape-persecute tayo tungkol sa Sabbath. Our God is not convenience. Our God is not politics. We follow the Bible. Kahit anong sabihin ng iba, i-criticize tayo, ano na, yung Bible hindi yan magbabago. Spirit of prophecy hindi rin yan magbabago. And affirm pa ng Adventist.org and official statements. So yun po ang ating message ngayong umaga. Tayo po ay mag-close sa isang panalangin. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for all the examples that you have provided. Lord, we were not looking for this, but you have provided them. We praise you, Lord, that you are not only giving truth, but you are also giving examples. We praise you for the Bible, for the spirit of prophecy with which agrees with the Bible, for our official statements of the Adventist Church which agree with the spirit of prophecy in the Bible, and for many pastors and leaders of our church who agree also with the Bible and the spirit of prophecy. Lord, this is a very difficult truth, but with us only it is impossible, but with you all things are possible. We ask the Lord that you give us this church wisdom to obey. We know that your children want to obey, but we don't know how. So please give us examples and wisdom and understanding, Lord, so that we may keep your law, your commands, Lord. Thank you for hearing and answering our prayers and for forgiving us from all our previous sins. In the loving name of Jesus, we pray. Amen. For our closing song, let us all stand and let us sing hymn number 403, Trust and Obey. Tagalog po ulit. Lakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Lakad sa liwanag ng salita ng Diyos na mampala ay kang tilubos. Kung lalakad tayo ganap sa pagsunod, tataan sa atin si Jesus. Magtapat ka pagkat walang iba na lang sa ligaya.
walang iba na dansali kaya kundi pagtalima. Our Father in Heaven, we submit, Lord, our lives to you, Lord. We submit all our plans. We submit our lives, Lord. We don't know what to do. We are like sheep who've gone astray. We have forgotten. We have sinned, Lord. We praise you for the forgiveness that you are offering us, Lord. We praise you for the power of the Holy Spirit that will help us to obey your law. Thank you, Lord, for Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. We have the soap. Deep up the trumpet, we have the soap. Deep up the trumpet and loud it ring. Jesus is coming again. Cheer up ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. We have this hope that burns within our hearts, awaiting the coming of the Lord. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Alleluia, Christ is King. Coming again, Jesus is coming again. We have this hope that burns within our heart. Open the coming of the Lord. Coming again, Jesus is coming again. Coming again. Sabat po sa ating lahat.